guys. So today is October 25, 2017, and dumating kahapon yung package ko. So ang tagal ko na itong inaantay, almost 2 weeks. Grabe. And nakakaloka nung dumating tong package na to. Talagang yung tingin sa akin nung kartero is parang nagliliyab, parang ganun. Kasi tawag ako ng tawag sa kanila, binigay kasi sa akin yung contact nung Baguio, yung LPC Baguio. And sa loob ng 2 weeks na yon, tawag ako ng tawag sa kanila, wala pa po ba yung item ko, wala pa po ba yung item ko. Napaka-excited kasi ako mag-review ng in-order ko yan. And nakakaloka yung seller, pinost ba naman kung ano yung in-order ko, sa pakita ko sa inyo guys. Ayan yung kasama sa loob. So, it's a makeup brush. So, kung hindi nyo nakikita, okay lang. Makeup brush yan. So, ang kasama niya, isa pang makeup brush. And yun yung i-review natin today. So, ang bala ko sana today is mag-full face makeup tutorial ako ng one brand. Like Forever 21 nga. Kaso, wala akong lipstick ng Forever 21. Kaya, hindi tayo makakapag-full face makeup tutorial. Ang gagawin ko is i-review ko itong paddle brush. Kasi naintriga ako guys, bakit ganito itsura ng mga makeup brush na to. So sabi ko, paano kaya gagamitin yun? Ano kaya itsura nun? Ganun-ganun. Kaya, yan. Umorder ako para ma-review and para matry ko kung ano yung feeling pag ginagamit niyang brush na yan. So, tignan natin kung paano natin magagamit ang makeup brush. So, yan. Umpisa na natin. Hanggang sinerge ko pa guys kung para saan yung mga paddle brush. Isahin natin siyang i-review. So, ganito siya. Ayan. So, ito na yung itsura nila, guys. So, yan ang cute nila. Ito, pinitri ako pa. Isahin natin dito sa pinakamalaki. This one is a concealer brush. Ito yung parang mukhang kutsara lang talaga. And medyo matigas siya. Pero yung pinaka... ano niya, pinaka-brush niya is napaka-fine. So, iisa-isa natin silang i-review guys. And, yeah, para ma-review natin is gagamit tayo ng mga products. Alisin ko muna itong support. So, actually, may laman din itong makeup brush. Pero, hindi yan yung i-review ko. And, yeah, huwag muna tayo dyan mag-focus. This one is for a concealer. Kaya, gagamit tayo ng concealer. Gagamitin ko yung aking e.l.f. Cover Everything Concealer. So, there. Ganyan na yung itsura niya. Parang walang nakuha yung ating brush. So, i-apply na natin siya sa aking face. Para malaman na natin yung feeling kung ano yung pakiramdam pag ginagamit tong paddle brush na to. Okay siya guys. Maganda siya. Mas okay siya kaysa dun sa ginagamit kong concealer brush ko. Talagang maninipis yung brush nito. Kung nakikita nyo guys. And talagang soft siya. Unlike dito sa ginagamit kong concealer brush ko. Makakapal yung mga tip niya. And hindi siya fine. Ganito yung itsura ng concealer brush ko. And hindi siya fine. Kagaya ng concealer brush na ginagamit natin ngayon. Unlike this one. Ito ang ninipis talaga ng ano niya. And napaka-fine na ito. Kaya siguro ganun agad yung naging outcome ng ating concealer. Talagang kahit dalawang ganunan mo pa lang. Na-blend na siya ng maayos. Para sa kabila kong mata. Para pantay naman daw guys. Hindi masyadong tsaka. So next one guys is this one. Yung ating trimming brush. Natatawa ako kasi si Zaya tulog na siya pero nakatingin siya sa akin bigla nung tapos nakangiti siya sa akin. So may isa na po akong audience. Okay guys, so itong ating trimming brush is para pala sa contour. So there. Dahil pang contour siya, gagamit tayo ng contour blush. Yung favorite ko from Sansan. So there, and sakto yung sukat ng brush. Dahil ganun din yung width na kung saan lang yung merong part na pang contour sa aking flat nose. Maganda din. Maganda yung brush na ito. Parang yung concealer brush din. Ganun din yung pakiramdam. Ayan, nasusobrahan ko na ata. Okay, so gamitin din natin sa ating pisngi. Medyo maliit siya para gamitin dito. Hindi, mas perfect lang siyang gamitin guys sa ilong. Pero sa
ano, sa cheek, hindi siya maganda gamitin kasi medyo maliit yung ating brush. Next brush natin guys is the eyeshadow brush. And para siya sa eyeshadow, mag-eyeshadow tayo. So ang gagamitin natin yung pinaka-dark na para makita natin kung gaano kakapal yung kaya. So ayan guys, hindi ko alam kung paano gamitin tong brush na to. Hindi ko alam kung pababa or pa ganito. Wala talaga guys, hindi nag-work tong eyeshadow brush na to. So next one, itatry natin tong blending brush. So I think para din to sa eyeshadow kasi eyeshadow lang naman ata ang alam kong bine-blend. And yes, itatry natin kung mabe-blend niya. Kaloka. Aray, ang sakit. So this one guys, nakakaloka tong blending brush na to. Ang tigas and hindi niya ma-blend yung eyeshadow as you can see. Medyo na-blend niya konti pero nagtiis ako kasi ang sakit niya. Hindi ganun kaganda yung feeling pag ginagamit na itong blending brush. Unlike sa ginagamit ko na blending brush yung galing sa Kabuki set and also yung galing sa Naked Palette. Mas maganda itong mga blending brush na to kesa dito sa blending brush ng Paddle Brush. So the last one guys is this one. This one is a eyebrow brush. Hindi ako gumagamit ng powder na eyebrow. Kaya ang itatry ko na lang para sa ating eyebrow is yung palette ng Nichido. So why not, diba? Tignan lang natin kung mag-work siya. Pero may eyebrow na ako eh. Tignan lang natin kung maganda siya gamitin. Ay, okay. Etong eyebrow brush na to guys, maganda siya. Mas maganda to kung ang ginagamit nyong eyebrow is powder. Unlike sa ginagamit ko is gumagamit ako ng gel. So, yun. Maganda to gamitin para dun. So, I think okay to. Unlike dun sa dalawang last na ni-review ko is this one. The eyeshadow brush and the blending brush. Nakakaloka. We're done na po. And ang nagustuhan ko lang sa paddle brush natin na ni-review is ito. Yung concealer brush. And also the eyebrow brush. So, yun. Sayang kasi sabi ko sa sarili ko, pag nagustuhan ko yung paddle brush is bibili ako nung 10 set. So, sabi ko, para matry muna is ang gagawin ko, ang bibiling ko muna yung 5 set and then tignan natin kung magugustuhan ko yung brush. Kaya, yun. Tsaka ko bibilhin yung 10 set pag nagustuhan ko yung 5 set. Pero hindi ko siya nagustuhan kaya hindi ko pa alam. So, yun na lahat guys para sa aking paddle brush haul review. So, sana nagustuhan nyo. And take note nga pala guys, may pag-giveaway ako na paddle brush. So, na-mention ko yung pag-giveaway kong yun sa isa kong haul review na giveaway haul review. And ilalagay ko sa description box yung link ng video. So, dun nyo na lang tignan. And andun din sa video yun yung procedure kung paano i-hit yung ating mga giveaway. So, sana nagustuhan nyo tong video yung to, guys. And don't forget to subscribe if gusto nyo pa ng mga ganitong video. And also, like para medyo masaya naman tayo. And pwede din kayo mag-comment down below kung ano yung mga tanong nyo. So, thank you so much, guys, for watching. And see you on my next one. Bye! So, appear!